Mio i125s, matagal nang nasa Pilipinas pero hanggang ngayon namamayagpag pa rin sa kalsada. Panghatid sa trabaho, pang-deliver ng produkto at panghatid sa iba't ibang mga tao. Ngayon, 2023 na, titingnan natin kumusta nga ba itong motor na to. Alam ko kung di ako nagkakamali, mga 2018 pa lang meron ng Mio i125 dito sa Pilipinas. At kung mapapansin natin, 5 years ago na, halos. Parang wala pa rin talagang masyadong binago sa mga versions na na-release dito sa Pilipinas. Bakit nga ba? Yun ang aalamin natin. Pagdating sa looks, yung kaha ng Mio i125 has stayed the same, sabi ko nga, for the past 5 years. Pero napakarami ng kulay na na-release na ito. Kumbaga sa choices, personality mo ang mamimili nito. Anong mood mo, anong trip mo. Talagang vibrant yung datingan nito. Pero tulad na itong matte black and color natin, bagay ito dun sa mga medyo misteryoso, medyo maangas. Kaya hindi ka talagang madidismaya sa pagpili kung anong trip na kulay mo. Kasi yung body, parehas pa rin mula noon hanggang ngayon. Pagdating sa makina, huwag na tayong magpaka-technical pa. Hindi ito yung motor na may kisama ka kapag ang usapan ay top speed. Pero suwabe din naman ang hatak nito. Sapat na para umovertake, para umarangkada, pero hindi para makipagkarera. Sa experience ko na to, even at my weight, kayang-kaya niyang dagin yung bigat ko. Pwede pa rin may angkas, pwede pa rin may top box. So for a 125cc scooter in this frame, respectable na rin yung hatak ng motor na to. Kung ikaw naman ay mas magaan sa akin, I'm about 210 pounds mga brother. Eh sa tingin ko, mas matutuwa ka naman sa delivery ng power nito. In terms of durability ng makina, dahil 5 years na nga, basically the same power profile, almost the same engine profile over the years from 2018 hanggang 2023, may mga minor tweaks and updates lang naman na nangyari. Masasabi natin na dependable din ang makina ni Mio i125 because it has withstood yung oras at yung tagal na binabiyahe niya at hanggang ngayon, yun pa rin siya, durable pa rin yung makina niya. Tsaka in terms of parts replacement, dahil nga matagal na tong motor na to dito sa Pilipinas, hindi na rin magiging problema ang pyesa. Nagkagat yan, pati mga accessories na kailangan mo, pwedeng-pwede mong salpakan. Pagdating sa brakes naman natin mga brother, simple, wala nang cheche-boreche, drum brakes sa likod, disc brakes sa harap. Kung ikaw ay marunong magtimpla at hindi ka naman nahataw at hindi kaskasero, walang magiging issue itong brake na to para sa'yo. It has enough stopping power para sa power profile ng bike na to. Pero again, ingat pa rin, doble ingat pa rin tayo. Pagdating sa suspension, hindi ito ang pinakamalambot at pinakakomportable, pero hindi rin naman masama. Hindi ito yung motor na dadagin mo sa mga masyadong malulubak at masyadong mababato at magagraba dahil hindi ka talaga mag-i-enjoy dito. But if you just have yung mga normal humps natin, mga minor lubak at talagang city streets, okay na okay, sakto na yung suspension nito para sa'yo. Pagdating naman sa gulong niya mga brother, kung personal preference ko lang naman ang pagbabasihan ko, medyo naninipisan ako sa gulong nito kasi sa likod meron itong 18-90-14 eh. Pero itong specific na motor na hawak ko ngayon, pwede mo pang gaparan kasi ang sukat na nito is 90-90-14. So, kung medyo bigger guy ka katulad ko, then I would prefer it that way. Pero kung sa normal riding lang naman at without the preference, proportional naman ang kanyang gulong, mapaharap at saka mapagikod dun sa frame ng motor. Ngayon, sa stock na gulong ng Mio i125 nung ginagamit ko tong motor na to, wala naman ako episode wherein nadulas ako. Pero, disclaimer, hindi ko rin naman to na banking-banking at nadala sa mga hard cornering kasi I don't think the scooter is built for that. This is more on city driving, urban driving na talaga naman just gets you from point A to B
efficiently at hindi para mag-aggressive cornering tayo at bumanking banking tayo. Pero sa mga Mio i125 users dyan na nakagamit na nito at talagang binakbak, i-comment nyo sa ating comment section sa baba kumusta nga ba ang feedback kapag kayo ay kumukorner gamit ang motor na to. Maraming mga rider, mapa beginner, mapa shorter in height, mapa giddy rider ang gumagamit ng motor na to. Bakit? Kasi mababang seat height. Tingnan nyo naman, sa height ko, naka-bend pa yung mga tuhod ko. Ibig sabihin, marami pang allowance even for shorter riders. Gusto nyo magkaroon pa ng mas magandang idea kung hanggang gaano ka-short ang pwede magmaneho ng motor na to? Papakita ko sa inyo sa sasakyan ng anak ko na 12 years old. Teka lang ha. So, anak kong 12 years old, anong height mo? 4'10". Oh, he's 4'10 in height right now. So, sige nga. Yan. So, at 4'10 in height, mga brother, kita nyo, actually, abot na abot nga eh. Hindi nga siya nakatiptoe. Oh. So, kayang-kaya even for shorter riders. Kaya naman, marami ako nakikita nito, kahit yung mga mas bata pa na pwede na wag maneho, na may lisensya, mga shorter riders, marami talagang gumagamit nito. Pati sa mga, perfect din to sa mga beginner rider kasi mas masusuportahan mo yung weight ng motor at hindi ka mag-aalangan. Dahil nga, lapat yung paa mo. And pagdating naman sa riding position, standard ang riding position, mga brother. You have enough space, may gulay board ka pa dito, at saka syempre, you have yung upright back position mo. So, kumbaga, very easy lang. You still have enough space para naman sa angkas mo. Alright, sa features naman, mga brother, ayos na rin. Practical features. Unahin natin, gas tank niya, magkakaroon ka ng 4.2 liters worth of fuel. Again, for city driving, marami namang gas stations. Right around the metro, kasyang-kasya na yun. Maliit lang yung kanyang compartment. So, hindi magkakasya ang kahit na anong helmet dyan. Pero, pwede mo lagyan ng mga dokumento, jacket, baong damit, pwede na rin naman dyan. Magkakaroon ka rin ng front pockets. Yung isa, pwedeng tubig. Yung isa, hindi ko talaga alam kung para saan. Dahil kung lalagyan mo ng barihan, mahihirapan ka ng kunin yan. So, medyo difficult na yung part na yun. Hindi ko alam kung anong practical reason kung bakit meron yan. Ngayon, meron din tong utility hook. So, may gulay board ka, may package ka dyan. Meron kang utility hook dito na pwede mo namang sabitan ng kung ano man ang mga bit-bitin mo. At, for this specific version, since this is a MIUI 125S, version, mga brother, ang difference lang niyan is this one, meron siyang automatic start and stop system. Sa mga previous vlogs natin, pinag-iwanag natin ang automatic start and stop system. It shuts down the engine kapag ikaw ay huminto, let's say sa traffic light at saka mismo na traffic ka. It's a mechanism for the motorcycle to conserve fuel. Mas tipid sa gasolina at kapag kailangan mo naman mag-go, na green na yung ilaw, hindi mo na kailangan i-start, magta-throttle ka lang at aandar na siya. Kaya nakakatibig ka ng gas kasi nagsha-shutdown yung makina. For the panel, mga brother, this would still feature the analog panel. Ayan. So, wala pa siyang digital feature pero meron siyang echo indicator. Ito yan, mga brother. So, yung echo indicator naman, iilaw yan ng green kapag ang pag-revolution mo at ang distance covered mo ay na-maximize mo. Ibig sabihin, sa konting rev mo, malayo yung distance na cover mo, hindi masyadong todo, hindi masyadong walwal, iilaw yan. Ibig sabihin, you're able to maximize yung fuel na meron ka, nakatipid ka, at the same time, mas malayo yung aabutin mo. So, ito ang motorcycle feature natin, mga brother, the MIUI 125. So far, it has withstood 5 years dito sa Pilipinas. I'm anticipating kung next year, ito pa rin ba ang modelo na lalabas, maglalabas lang ba si Yamaha ng new colors or will we see a newer version ng MIUI 125? Remember, MIUI 125 is just one of the many lines pagdating sa Mio line ng Yamaha. For more motorcycle updates and reviews, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube para siguradong hindi ka magpapahuli. See you next video, mga brother. Thank you.